So, mga Agata, welcome again to Agata's channel. Hindi ba? Buhak-hak lang si Agata, no? What? Do more subscribe for me, no? Nababaliw na naman si Agata. Ang laki na ng braso ni Agata. Magano na ako, guys. Mag-vaccine, no? Kasi ang laki na ng braso niya, ganda. Umaura. Diba? Ang laki na ng braso niya, ganda. Candidate number one, Miss Agata. Agata ng buhay niyo. Agata. Ano nangyari sa iyo, Agata? So, walang magagawa si Agata, kaya samahan niyo ako. Ngayon, guys, ang gagawin ko for today's video. Nababaliw ka na naman kung ano nang pinag-isip mo, Agata. So, hayaan niya na, no? Ganun talaga si Agata. Pero, santo si, alam niyo ba, na malungkot ako kanina, nakakabahan, kung ano-ano yung nararamdaman ko. Kasi, kaninang umaga, guys, naku, andun ako sa, ano, nandun ako sa itaas, tapos nagbibihis ako, guys. Diba, napansin nyo, lagi kami nandito sa ano, sa bahay ng mama ko. Tapos doon sa bahay namin walang tao, so nagistorya ko sa mama unta na, ma, punta, atuta sa kaning kuan, lasyon. Atuta sa lasyon karon ma. Kaya, kanang maduaw sa tunamo dito, baka lagi. Wa na to, naduaw na mo dito. Hindi na namin napuntahan. Ang hirap naman, uy. Ang gaga mo talaga. Agata, ang gaga mo. Ang hirap naman, uy, magtagalog, magbisaya. So, saksak, sinagol na lang, ha? Hayaan nyo na lang pag minsan hindi kayo nakakaintindihan. Sa akin pala. Hindi kayo nakaintindihan sa akin. Hayaan nyo na. Si Agata, liki-liki din. Pero alam nyo, guys, sa totoo lang, sobrang takot ko kanina. As in, yan yung pinakamahirap na part talaga pagka nang may emergency. In case of emergency, ganun. Tapos may bata pa ako, andyan pa si Kyrie, tapos andyan yung mama ko. Tapos kami lang lagi nandito sa bahay. Kaya hindi talaga pwede, guys, na ako aalis ako ng bahay. Kasi alam nyo naman, ang Agata ng buhay nyo is Yaya. Yaya! Yaya ng mahal ko sa buhay. So, ganito nangyari. Kaninang umaga, ko yung mama ko na, ma, punta tayo sa konsolasyon. Kasi, na, ano ako, guys, sobrang init ng panahon ngayon. Baka kasi yung mga tanim ko doon, namamatay na kasi hindi na didiligan, di ba? Sayang din, may nabili pa naman akong bagong tanim doon na kailangan ko pa i-transfer. Kaya balak namin pumunta doon. Pero may emergency nangyari. Nandun ako sa itaas para tapos na akong nagkaliko, nagbihis na ako. Tapos yung mama ko sa ibaba, kumain siya, nagsuka. Malapit akong malaglag sa hagdanan kasi nag-run ako, napuntahan siya. Kasi alam niyo, yung mama ko marami kasing sakit na dinadamdam na.
So, namutla yung mama ko, guys. As in, namutla. Tapos, ano siya, sobrang ginaw niya. Tapos, nag-BP agad ako sa kanya. Binibigyan ko. Tumaas yung, ano niya, guys. Tumaas yung blood pressure niya. Tapos, hindi nawawala yung pagsusuka niya. Sa blood pressure niya, binigyan ko agad siya ng ano, gamot. Yung katapres pa, pababa. Pero hindi pa rin, natatakot na ako. Baka ma-dehydrate siya. Nirush ko siya sa ospital. Tapos dinala ko pa si Kairi sa ospital. Tapos nag-high beam ako, nag-drive, guys. As in, hindi high beam. Ano ka ba? High beam. Lights yan eh. Nag-hazards ako para emergency, di ba? Kasi natatakot ako pag yung mama ko maanuhan ng pagsusuka sa sasakyan, tapos nagda-drive ako, walang mag-ano sa kanya sa sasakyan, di ba? So, alam nyo, yung mama ko sa front ko pinaupo, tapos si Kylie sa back, tapos si mama nagsusuka na, guys. Binilisan ko talaga pag-drive ko. Tapos si Kairi naman, guys. Sabi ko, Kairi, may arinola kami sa loob ng sasakyan. Sabi ko, Kairi, ibigay mo kay nanay yung arinola. Binigay ni agad ni Kairi. Tapos, yun, pagdating namin sa hospital, guys, dito sa amin, malapit lang, inaasikaso agad yung mama ko. Tumaas talaga yung BP niya. Tapos medyo may nakain siya. Kinain kasi niya, guys, yung burger na siguro hindi kaya ng sigmura niya. Pero kinain niya. Yun yung burger na kinain ni Kairi. Pero okay naman si Kairi, yung mama ko lang. Tapos, nag-stay kami dun, guys, sa emergency room. Nag-stay kami mga 5 hours doon, 6 hours hanggang maging okay siya. And thank God na nakauwi na kami ngayon. Tapos, alam nyo, wala pa akong breakfast at saka lunch noon. Kaya ako tumaba kasi dinabihan ko pagkain ko. Kaya ako tumaba talaga kasi yung kain ko isa-isa. Minsan hindi ako makakain ng lalo ng pag-ano. Ganun. So, at saka tumaba din kasi minsan, alam niyo na, minsan tayo stress, minsan, alam niyo na, yung mga ganun na bagay. So, yun yung pinakahirap talaga ng part ko. Tapos, sabi ko, mahirap talaga pag wala kaming kasama, lalo na, andyan si Kairi, in case of emergency yung mama ko. So, tapos, si Kairi, guys, bawal siyang pumasok sa emergency room. So, nilagay ko muna siya sa kanang upuan. Sabi ko, huwag kang alis dyan, Kairi, ha? Dyan ka lang talaga. Tapos yung mama ko, inisakaso ko sa loob ng emergency room kasi suka ng suka pa rin yung mama ko. Tapos, may nurse dumaan doon. Sabi niya sa bata, saan yung kasama mo? Nandun sa loob. Sabi ni Kairi. Tapos sabi nung nurse, ma'am, anak mo yun, pasok mo na lang sa loob, ma'am, kasi baka mawala. Sabi niyo, kasi bawal. Tapos wala naman akong kasama. Tapos guys, buti na lang, tinawagan ko agad yung ate ko. Pumunta agad yung ate ko. Nag-absent agad siya sa sa school niya. Yung mga nag-half day agad siya. Tapos si Agato din, nag-half day din. Tapos late na sila kasi nagmamadali naman na kaming pumunta sa hospital. Nag-half day din. Pinakuha ko si Kairi doon para tapos yun, kinakausap ko yung mama ko. Pag okay na siya, maraming tambal na binigay, inaano lang diretso direct. Kaya siguro medyo naging okay agad ng mama ko. Kaya hindi siya thank God talaga, nandito lang kami sa bahay ngayon, nakauwi na kami. Pero guys, monitor ko pa rin yung mama ko kasi sumakit pa rin yung ulo niya. Monitoring pa rin ako sa BP ng mama ko. Naku guys, alam nyo, yun talaga.
talaga lagi ang pinaka mahirap na part sa buhay ko, yung pag may emergency, maano ka kung anong may ano pa ako na walang nagbabantay, kailangan kong dalihin. Ganun talaga. Ganun ang buhay ni Agatha. Tapos tinawagan ko si Lovemare. Sabi ni Lovemare, kaya pala, parang hindi daw siya makapakali ba. Natatakot siya kasi hindi daw kami sumagot. Ano, na hindi siya makapakali sa sleep niya. Kaya pala daw ganun nangyari. Tapos yung kuuo. Tapos sabi ni Lovemare, huwag mo talagang iwan yung mama natin na mag-isa lang sa bahay. Ganun, yung kuuo, hindi. Hindi na kami pupunta sa Lasyon muna. Pero kahit pupunta kami sa Lasyon, guys, Consolacion, isama ko pa rin yung mama ko. Kaya kahit saan magpunta si Agatha, kasama lahat ng Agatha's family. Pero tawa pa rin tayo ngayon, guys. Kahit ano, no? Ang tingin talaga. Pero alam nyo, kahit na, dito na kami, hindi ako matutulog ngayon kasi i-monitor ko talaga siya. Kasi natatakot man ako, guys. Alam niyo ba, matagal akong matulog araw-araw, paggabi, lalo na paggabi kasi lagi ko yung monitor yung mama ko sa kwarto niya. Tinitignan ko kung okay ba yung pagtulog niya, ganun. Alam niyo, ako minsan, alam nyo, yung pandinig ko ba, parang yung pandinig ko nasanay na, parang natataranta na, may medyo ano lang konti, guys, yung parang tsug, ganun lang sa bahay, wana, ganun na ako, rana ako agad, kasi lagi kasi ganun pag may mangyari sa mama ko, ganun madali lang mama ko kasi mag-collapse kung ano-ano, kaya bawal talaga, lalo na ngayon natanda na siya. Yun yung pinakatakot ko talaga sa buhay ko, guys. Pag may emergency, mahirap talaga, no? Kaya ay, tapusin na natin yung drama-drama sa ngayon. Kaya nagpapasalamat din ako na lagi kayo nandyan. At least, di ba? Sabi ko nga sa sarili ko, ano? Kasi, di ba, ngayon na ako nag-start sa vlogging. Hindi ko naman ini-expect na makakaroon ako ng gano'n na subscriber agad. Gusto ko na nga magtrabaho eh. Kasi, as in, bored na ako sa bahay pag wala masyadong ginagawa. Gusto ko magtrabaho. Nagbibinta ako minsan, pero iba talaga pag magtrabaho ka, no? Kasi parang hindi mo maisip lahat yung mga iniisip mo ba, na mga kung ano-ano. So, at least ngayon, may iniisip na ko, oh, mag-vlog ako, oh, nandito ako sa harap ng camera, ganun-ganun. So, nahaliw din ako para ako minsan baliw nga, eh, tumatawa sa camera, di ba? So, kayo na yung stress reliever ko talaga. Kung kayo nanonood sa akin, na nasayahan kayo sa akin, or kung medyo siguro minsan uwi na ako. Pero as in, guys, yan yung totoong buhay ni Agatha. Kaya masaya talaga ako na ganito. Masaya din ako na nag-vlog-vlog ako, nasa harap ng camera, at least naman may ano ako, 'di ba? Yung libangan na natatawa ako sa inyo kasi nakakabaliw yung harap sa camera. Hay, nagpapaganda si Agatha ngayon sa harap ng camera. Tapos, guys, for today's video, oy, nagsasalita na ng maayos. Diba? Napapansin niyo, minsan-minsan, baliw-baliw dito, liki-liki gito, no? Ito, oy, salamat sa tanang viewers talaga nako, no? Thank you all viewers out there.
I really appreciated. Appreciated? Tama ba? Huwag ka na mag-English agad. Hindi ka naman marunong. O, di ba? Actually, guys, hindi ako marunong. Masyado mag-English. Kunti lang. O, di ba? Honey Pion. So, salamat sa lahat, guys, ng suporta. Salamat din na nakikinig kayo sa mga pinagsasabi ko.